pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kabatid, tayo tinipon ng Diyos bilang kaanib ng kanyang angkan. Kaya dumulog tayo sa pamawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoong Yesus, sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Yesus, dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahan loob mo sa amin ay gawin mo mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay yung patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ang lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin. Pagka ako'y tumataghoy.
Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos, ililigtas ang Israel. Yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Martha, Martha, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. May tanong po ako. Kapag bibisita ho kayo sa isang tao, isang mahalagang kaibigan, hindi ba pinupuntahan natin sila kasi gusto natin na makasama sila? Pinupuntahan natin sila kasi gusto natin na makausap sila. Anong mangyayari kapag bumisita tayo at busy sa ibang bagay yung ating binisita, hindi ho ba nabubwisit tayo? Minsan pa nga magre-reklamo tayo sa kanila, minsan na nga lang ako magpunta sa iyo. Ang busy-busy mo pa. O kaya naman sasabihin natin, mamaya mo na gawin yung mga ginagawa mo, may sasabihin kasi ako sa iyong mahalaga. At para mas makuha natin yung atensyon nila, kung minsan ang ginagamit natin, sasabihin natin sa kanila, "May chismis ako sa iyo." At bigla na silang magbibigay ng panahon. Ang sinasabi ko lang po, ang pinakamahalagang sinasabi sa atin ngayon,
Ang mahalaga, makausap natin yung taong binibisita natin. Secondary na lang yung ibang mga bagay. Ang mahalaga, yung pag-uusap ninyo. Ang mahalaga ay yung pagsasama ninyo. Ito po yung mahalagang ipinapahayag sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Si Jesus Nazareno, gustong mabisita tayo. Si Jesus Nazareno, nais tayong makausap at makasama sa araw-araw. Ang tanong sa atin ngayon, paano natin tinatanggap ang pagbisita ni Jesus sa ating mga buhay? Nagbibigay ba tayo ng panahon katulad ni Maria sa Ebanghelyo o katulad ni Martha ay abalang-abala tayo sa ibang mga bagay? Sasabihin pa natin kung minsan, para sa iyo naman tong mga ginagawa ko, mamaya na kita kakausapin. Saka na ako magdadasal, may ginagawa pa ako. Ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon at sa araw-araw, gusto kitang makausap. May gusto akong sabihing mahalaga sa iyo. At ang imbitasyon sa atin sa ngayon at sa araw-araw, maglaan ng panahon para makinig at makipag-usap kay Jesus Nazareno. Maglaan ng panahon. Nung inordinahan po kami ni Cardinal Advincula, isa po sa mga pinaalala niya sa amin ay ito, huwag kayong gagawa ng kahit anong klase ng paglilingkod nang hindi muna unang-una sa lahat na kayo ay nananatili sa presensya ni Jesus. Huwag daw kaming kikilos kung hindi muna kami nagbibigay ng panahon upang manalangin kay Jesus. Bakit daw? Kasi kung hindi mo na kami magbibigay ng panahon kay Jesus sa panalangin, kung hindi mo na kami magbubukas ng sarili para sa pagbibigay niya ng lakas, kung hindi mo na kami makikinig sa nais niyang ipagawa sa amin, may panganib. At ano yung panganib? Na imbis na si Jesus yung aming paglingkuran, baka sarili na lang namin ang aming paglingkuran. May panganib ng kapaguran kasi wala nang pinagkukuhaan ng lakas. May panganib na hindi magawa yung nais ng Panginoon kasi hindi naman nakikinig sa nais ng Panginoon na ipagawa sa amin. Mahalaga po yung pananatili sa presensya ni Jesus bago ang lahat. Dahil sa pananatili kay Jesus, sa piling ni Jesus, mabibigyan tayo ng lakas na kakailanganin natin para maharap yung mga pagsubok na ating haharapin sa araw-araw. Sa pananatili po kay Jesus, mas mabibigyan tayo ng direksyon kung ano ba yung dapat piliin natin sa araw-araw. Sa pananatili kay Jesus, mapupuno tayo ng pagmamahal na ating maibabahagi sa iba. At ang pinakamahalagang epekto ng pananatili sa presensya ni Jesus ay kapayapaan. Kapayapaan sa kabila ng lahat ng ating nararanasan. At ano naman po yung epekto kapag hindi na tayo nananatili kay Jesus? Maaring marami pa rin tayong mga nagagawa, ngunit may pagkabalisa, napapagod ng walang kahulugan, at nawawalan ng gana, nawawalan ng kapayapaan. Ganito rin po yung napakinggan natin sa unang pagbasa, sa bayan ng Ninibe. Kung hindi sila makikinig sa pangungusap ng Diyos, anong mangyayari sa kanila? Mawawalan ng kapayapaan. Mawawasak ang kanilang bayan. Pero noong nakinig na sila sa nais ng Diyos para sa kanila, noong nakinig na sila sa pangungusap ng Diyos, sa pamamagitan ng propetang si Jonas, anong nangyari? Hindi natuloy ang pagwasak ng kanilang bayan. Naging payapa yung kanilang kalooban kasi nakinig sila sa pangungusap ng Diyos. Kaya magandang tanungin po yung ating mga sarili sa araw na ito. Payapa po ba ang ating mga buhay? May kapayapaan po ba? Kasi kung hindi payapa o kaya naman walang kapayapaan, maraming bumabagabag, baka nagkukulang na tayo sa pananatili sa presensya ni Jesus. Baka hindi na tayo nagdadasal. Baka hindi na tayo nakikinig
kay Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ang imbitasyon talaga sa atin ay maging katulad ni Maria sa Ebanghelyo. Pinili niya ang mas lalong mabuti. She has chosen the better part, kaya payapa ang kanyang kalooban. Piliin din nawa natin ang mas lalong mabuting bagay. Unahin ang pagbibigay ng panahon kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin upang maibigay sa atin ng Panginoon ang kapayapaan na hindi maiaalis sa ating mga buhay ninuman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad na napag-alaman ni Maria at Martha na bunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukubas naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao naway, manahan sa tahanan ng Diyos, magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Tumahimik tayo sumandali para naman po sa ating mga pansariling kahilingan at mga pasasalamat. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Bunga ng aming sawa.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain na mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan na iyong pagliligtas naway sumamin sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito yung aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, yung banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pag-abuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal.
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyo, anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Payapaan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread, come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan
gathered in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed in the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Announcement, available na po ang ating mga souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan
ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,